Sobrang nakakalungkot yung nangyari sa mga batang mag-field trip lang sana sakay ng bus na to. October 1, 2024, sumakay yung maraming bata at mga teacher sa isang bus para nga sa isang field trip. Itong bus na to ay isa sa tatlong bus from Watkao Praya Sangkraram na isang school sa Yutaytani kung saan yung mga estudyante dito ay nagre-range from kindergarten hanggang 13 to 14 years old pa lang. Nitong October 1 nga, 44 yung sakay na tao nung araw na yon kung saan 38 nga yung estudyante tapos 6 na teacher, pero yung masaya sana nilang field trip ay mauuwi sa disgrasya. 12:30 PM habang bumabiyahe, sumabog yung isa sa mga gulong nung bus kaya tumama nga to sa isang barrier. Sobrang lakas nung pagbangga, bigla na nga lang tong nagliyab habang nasa loob pa nga yung mga estudyante tsaka mga teachers. Bilis nga na kumalat yung apoy at given na bus nga yun na mahirap basagin yung salamin tapos masikip pa, nahirapang bumaba yung mga sakay nito. Sa 44 na sakay nito, tatlong teacher at isang estudyante yung nakatakas, samantalang yung 25 naman ay naiwan doon sa loob ng bus. Sa mga pulis, pinangangambahan nilang binawian na nga ng buhay yung 25 pang natitira dahil nga sunog na nga yung bus. Mga videos nga na nakuhanan ng mga nakakita ng insidente, makikita mo nga yung sobrang kapal na apoy tsaka usok na nanggagaling sa loob ng bus. Apula din naman nila eventually yung apoy pero ayun nga, sunog na to. Bang yung driver naman, agad din siyang inaresto dahil sinubukan pa niyang tumakas. Sa ngayon, pinasok na nga ng mga rescue workers yung loob ng bus para tignan kung may nakasurvive pa nga daw at nire-recover na rin nila yung mga katawan ng mga taong wala na nga. Ayon pa nga sa isang rescuer, some of the body we rescued were very small. They must have been very young in age. Nakakalungkot din dito dahil sabi rin ng isa sa ilang nag-recover ng body, karamihan doon sa katawan ng mga bata nakita doon sa likod ng bus kasi siguro nung natakot sila akala nila may daanan doon pero wala nga. At ang mas nakakalungkot pa dito, karamihan sa na-recover na katawan halos hindi na rin makilala. Swerte naman din yung ilan na marami ding nakaligtas pero yung ilan ay ginagamot pa hanggang ngayon dahil nga sa labis na pagkasunog sa buong katawan nila. Bigay din naman ng statement and condolences yung Prime Minister nila dahil nga sa nangyari. Kakalungkot dito kasi ang babata pa ng mga biktima, I mean at the end of the day, kahit anong edad ka, nakakatakot at nakakalungkot ka mawala. Pero kapag bata kasi, para hindi man lang sila nabigyan ng chance na mabuhay. Sabi pa nga ng isang tao online, I was hoping that God would be kind so that the rain could put the fire out and the kids would survive. Ngayon, 20 na katawan na nga yung na-recover habang yung 5 pa ay hinahanap pa. Tanging hiling ko lang sana mabigyan ng maayos na tulong at gamot yung mga batang napuruhan and sana mabigyan ng hustisya yung mga batang napagdamutan ng chance ang tumanda.